ito yung pamangkin ko. Gumagaya sa atin. What are you doing? Sinabi yung mga, what are you doing to your life? You're messing up your life. You're fighting the wrong battle in life. Yeah, ipapakita natin mamaya yung kakanood niya sa akin. Anyway, so magandang hapon sa lahat ng deliverers natin. And super time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan doon. Gigi, Sunga. And ngayon ay holiday, kaya relax lang tayo sa bahay. Doon marami tayong napuntahan kanina ng mga businesses. Ngayon ay nagkakape tayo, donut and coffee. Bawal ang coffee pero once lang naman. So pwede na rin, no? Pagbigyan nyo na po ako. Hello, Philly. How are you? Where have you been? Say hi to them. Hi. Hi. Right. Oh, you have a new bag? Wow, very good. Okay. So holiday, nag-vlog tayo talaga. Mamayabol tayo sa ating prayer meeting, okay? Anyway, multiply your money. So, yun yung ating pag-aaralan ngayong hapon. Isang concept na dapat pinag-isipan natin. Kasi merong pinanggalingan niya sa akin. May pinanggalingan yung bakit ako nag-vlog ng multiply your money. Kanina, I was talking to Ma'am Joyce. Discuss sa kanya yung dalawang concept. By the way, speaking of that, Ma'am Joyce, meron po siyang perfume seminar, perfume making workshop, right? So it's a workshop sa September 21. I think it's in Ortigas. So yung specific place or venue, i-announce na lang po nila. So tutulungan nila kayo on how to have or make your own perfume, yung scent na gusto mo, and how to package it, market it para magkaroon ka ng negosyo. For only 5,500, nandun na yung templado mong pabango. Marami ng mga business tips na ibibigay sa inyo. One-on-one po yan, okay? September 21. Okay, so sabi ko sa kanya, meron kayong pinag-usapan na gusto kong i-build niya. Kasi nga, meron tayong tinatawag na destructible salary or income. Okay, and temporary wealth. Alright, so isang destructible at isang temporary. So, for example, temporary salary. Kasi yung salary natin, minsan, di ba, masyado tayong nananalig dyan, di ba? Masyadong nakadepende yung buong buhay natin, yung future natin sa salary natin. Pero hindi natin alam na dependent yan minsan sa growth ng economy natin o ng company natin. Kung nasa private, minsan may mga privilege tayo na nawawala. Diba? So, meaning to say, hindi natin yan maipapangako that we can enjoy that for a lifetime. Like, there was a time na isa akong consultant ng isang private school na merong preschool. So, I was enjoying, I think parang certain amount, I think 7K a month. But that was destructible salary. Kasi, nung nagkaroon na ng issues and everything, so problems, conflicts with the board, so, nawala ako dun sa school and other reasons. So, yung salary na I was hoping na mag-last for a long period of time, hindi siya nag-last kasi nga, it's a destructible salary. Okay? So, anything na what you are receiving right now might be affected by the different factors. Okay? So, next is, ano may sinasabing temporary wealth? I think na, yung destructible income, I heard it from Grant Cardone. Temporary wealth naman, I heard it from Robert Kiyosaki from Rich Dad Poor Dad. Okay. When you have money na malaki once a year, or halimbawa nag-mature na yung inulugan mo na insurance sa may investment, so meron kang pera, that's temporary wealth. Okay? O yung mga minsan nare-receive natin malaking pera, bonus, that's temporary. Or we are being rich na temporary lang. Okay? So, with that in mind, so naisip ko, kung meron tayong destructible salary or income, temporary wealth or temporary income, okay, so, dapat magkaroon tayo ng indestructible or solid, okay, solid na source of income na hindi dictated by the government, dictated by other circumstances. Pwede siguro siya maapektuhan, pero not 100%, mga 5%. Lahat naman kasi interconnected yan, di ba? Hindi natin, kahit nga yung economy ng US, hindi natin alam, na-apektuhan din tayo. Hindi natin maramdaman masyado, pero in a way, we are being affected, di ba?
So, with that, I want to introduce this concept to us. That is, learn how to multiply your money. Learn how to multiply what you are receiving, right? If you are receiving like 20,000, dok malaki yan sa ordinary tao. 15, let's say 15,000. Make sure a portion of it, sabi nga ni Bo Sanchez, at least 20% of that. Okay? Itabi natin, ilagay natin doon sa indestructible. Or pag-isipan natin paano siya mag-multiply. How are you going to multiply the 20% of your income? Dapat may certain point or may certain percentage ng pera natin nag-multiply. You have to realize that. Pag wala, wala lang eh. Sa dami ng mga nakakausap ko po, OFW dito sa Pilipinas, halos lahat ng sweldo nila, nalimutan nilang i-multiply. Ang nagawa lang nila is spend. Spend lang lahat. Padala sa Pilipinas, tayo naman dito, ubusin natin. So, wala, hindi ba natin naisip that we have to multiply certain amount? Alright? Basta kahit anong mangyari, a certain part of it, portion of it, you have to multiply. Dok G, paano ba mag-multiply? Ganito, kung meron kang mga sources of income ngayon, halimbawa, 2 or 3, tinan mo dyan kung alin ang indestructible, doon mo ilagay. Alright? So, for example, meron naman tayong mga delivers na mga employed na they are going into, or they are venturing into real estate investment. So, mula ngayon, maglagay ka ng portion ng 20% ng pera mo pang real estate investment. Because real estate investment is indestructible income. Pag naipon mo yan, so pwede mong pang-down, then yung tuloy-tuloy mong pag-iipon, pwede mo na siyang, or sabi ko nga, ayaw nating mag-ipon, di ba? So yung portion na yan na dapat ilalagay mo, lagay mo sa bank, ang ilagay mo dyan for my real estate investment. Okay, or maglagay ka na sa co-op, di ba? So anything na na merong ano, may interest temporarily. Again, sinasabi sa inyo, temporary lang, okay? Alright, so ilagay natin doon. Then pag pwede na pandaw mo na sa lupa, then hulugulugan mo na lang. May mga pumapayag naman na ngayon. Alam niyo ngayon, may titingnan ako kaya lang nasa Hong Kong kausap ko. It's only 300,000, so I'm planning to buy that. Gusto ko siyang bilhin, then ibebenta ko siya after a year, 2 years. Pag maging 500,000 na yan, 600,000, di ba? Who knows? Di ba? So, what I'm trying to say is, yung 20% ng pera mo, lagay mo, basta magawin mo siyang target, I'm going to multiply this money. Okay? So, bukod dok sa real estate, saan ko ba pwedeng ilagay yung pera ko para mag-multiply? Of course, ang pwedeng-pwede natin gawin, okay? You go to business. Business talaga eh. Okay? So, like kanina, yung business na, alam mo, full-time employee, pinuntan mo kanina, pero meron siyang negosyo. Wala kasing problema, kaya sabi ko sa isa kong vlog, doon ko lang ako na-upload na whether you are ready or not, start your business. Kung empleyado ka, wala tayong problema dyan. So, kung may technical skill, merong tutulong sa'yo. Diba? So, yung business na yan, na idea na meron ka, simulan mo na. So that your money na ilalaan mo dyan na 20% from your salary maging indestructible. Okay, maitabi siya. Ilagay mo siya dyan sa negosyo, then nagmumultiply siya. Alam niyo yung naglaan ako ng, I think, 20,000 lang as my share sa overall business namin ng family. 20,000, just a small amount ah. Pero ngayon kumikita na siya. It's, yung pera kong 20, nagmumultiply na. Layo na nang narating eh. Diba? So, ano yung idea mo? You have to think something on how to multiply your money. O kung di ka pa ready mag-real estate, di ka pa rin pwedeng mag, di ka pa rin, ayaw mo pa talaga, Dok, unti-unti, okay? Then, ayaw mo pa rin muna mag-negosyo, magpunta ka na muna dito sa paper assets. Anyway, in a way, nag-multiply din naman yung pera mo. Then, eventually, after a year, kunin mo yan pag negosyo mo. Okay, you go to IMG Mutual Funds, right? Or, better yet, kung gusto mo talaga, Dok, gusto ko talaga eh, kahit na long term, I want to secure my health. And at the same time, pera ko naman nag-multiply. May Kaiser din naman sila. So, IMG Mutual Funds, Kaiser. Okay? So, in that way, yung pera mo, na 20% na kinikita mo, nag-multiply siya. Yun na dapat strategy mo. So, delivers, ganito lang kasimple, pinag-usapan natin ngayong hapon. Okay?
from your salary, kahit anong mangyari, meron 20% na dapat, okay, niyaya mo siyang mag-grow. You multiply your money. Para whatever happens to you, madistract mo yan salary mo, madistract mo yan income mo because of many things na nangyayari sa paligid natin that we can't control, masasabi mo sa sarili mo, I have peace of mind kasi eto nga, meron akong indestructible income na inilagay mo sa real estate, na inilagay mo sa business at inilagay mo sa paper asset. Okay? If you want to know more about this, kung gusto mong magpa-coach, I'm doing online or personal coaching, message ka lang, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.